There's a saying, a great car always stands the test of time. Volkswagen seems to live up to this saying, from being one of the top-selling cars after the World War II era, to being one of the most sought-after classic and vintage cars in this modern day. Kaya naman isang Volkswagen enthusiast and collector ang makakasama natin ngayong araw, si Ilac Diaz. Aside from being an actor and multi-awarded environmentalist, hindi din biro ang kanyang passion for vintage cars. Tulad na lang ng ibibida niya sa atin ngayon, ang kanyang restored 1980 Volkswagen Rabbit. Dito sa Manibela. Hi, my name is Ilac Diaz and I love classic cars. I love restoring them. I love bringing them back to life. And my real work is I'm a social entrepreneur, which is looking for business that do good. Kwento ni Ilac, nagsimula ang pagkahilig ng kanyang pamilya sa classic Volkswagen cars dahil sa kanyang lolo. So yung lolo ko, importer siya ng tinatawag na printing machines galing sa Germany. At that time, ang mga cargo is by container, hindi siya by laman. So pag pinasok na yung printing machine, may lugar pa yung container. Kaya ginawa niya, ano bang pwedeng kumasya doon? Yung Volkswagen, kasyang-kasya, kaya yun ang unang pinasok niya. So, ang mga unang Volkswagen na nandito sa Pilipinas is galing sa lolo ko. Alam niyo ba mga kamanibela na ang kanyang lolo ang kauna-unahang nag-import ng Volkswagen dito sa Pilipinas? Ang pinakauna was in 1951, which was yung convertible. At yung isa is sedan. Yung sedan is binigay sa pare at yung convertible is iniwan sa pamilya. What's interesting is 12 ang anak niya. At yung convertible na yon is yung school bus nila. Kung paano kinasya ang 12 kasama ng tatay ko, kasama ni Miss Universe Gloria Diaz, pinagkasya yan sa isang tinatawag yung pagong eh. Kasi na yun lang sila nakakita ng roof na round. Kung pumunta ka sa mga tinatawag na carnival sa States o sa Europe, makikita mo yan eh, tatawa ka eh. Yung biglang maliit na kotse lalabas 10 tao, 12 tao. So siguro para naging entertainment yan sa Assumption at sa Ateneo na ang daming lumalabas sa isang napakaliit na kotse. So yun yung history ng Volkswagen namin. Kailan naman nagsimulang kumolekta si Ilac ng mga Volkswagen? After that is yung Volkswagen na yan is binigay sa tatay ko at yun ang unang car na na-restore ko. So it took me 5 years at from then on nakita ko na talaga na once inayos mo yan, talagang hindi ka isusuko na Volkswagen. Kahit nagkamali ka sa mga spark plugs, kaya mong ayusin kahit nasa daanan ka. So, naging tried and true friend ko yun. So, from there, nangolekta ako ng mga kombi, which is yung van. Tapos, ito yung pinakahuli ko, which is water-cooled. Meron akong 1978 na tinatawag Westphalia. Ang Westphalia is American camper. So, dahil napakalaki ng Amerikano, yung Westphalia Rivera, tumataas yung buong roof niya para makakasya yung tao. Tapos, meron akong food truck na kombi rin. At yun nga, nakita mo isang convertible at ito. So, 5 ang mga anak ko na Volkswagen. Dahil sa kanyang mga natutunan sa pagre-restore ng kanyang unang Volkswagen at iba pang Volkswagen collection, mas naging madali na raw para kay Ilac ang restoration ng kanyang 1980 Volkswagen Rabbit. Ito naman yung next generation. So, gusto ko rin, kasi convertible yon, gusto ko rin makahanap ng hindi yung regular, pero convertible talaga. So, yun na naging love ko. Galing sa paghihirap is yung pag-uupo mo dyan, na-envision mo yung matapos. Yun yung dahilan kung bakit
inuulit-ulit ko tong proseso kasi mas resilient na ako sa paghihirap sa ganito at mas marami ako natutunan kung paano magbuo na mas mabilis. The Volkswagen Rabbit was originally created to replace the Volkswagen Beetle. The project took about 4 years to build this next generation of Volkswagen. It was carried out by Ital Design Giuseppe Giugiaro. Also known the Volkswagen Golf, this model was named the Car of the Year by magazine The Wheels. With a production span of 36 years and sales surpassing 30 million units, Volkswagen has firmly established itself as a prominent figure in the automotive industry. Apart from his experiences restoring his other Volkswagen collections, Ilac has particular learnings from restoring his Volkswagen Rabbit. Yung isang natutunan ko is, and the hardest one, was dapat yung pinasukan mong auto shop is dapat kunan mo talaga ng mga feedback or core complaints ng mga naging customer. So, itong kotse na to is pinasok ko sa isang tao na kung saan chinarge ako ng 80,000. Tapos, ginawa lang niya is kinalas niya yung makina ko at chinarge ako per bolt. Doon ko lang talaga nalaman na wala palang protection ang mga consumers o nagpapasok ng makina sa mga auto shop. So, walang batas sa presyo. So, kaya ng auto shop i-presyo yan. Sa States, lahat ng mga ginagawa is may katumbas na presyo para tinatawag na consumer protection. Sa mga auto, is walang ganyan na law sa Pilipinas. Yun nga, yung pinaka-painful ko is nalaman ko na kailangan talaga na siguraduhin mo kung anong shop na papasukan mo. Tapos, tinatawag na kailangan by job or yung tinatawag na progressive billing. Kasi baka magulat ka na lang kung ano-anong i-charge sa'yo. So, yun ang pinaka-hard na lessons na na-learn ko. Ang second niyon is, kung may masama, laging may hero. So, laging may white knight na dadating at tutulong sa'yo na makabuo. Isa sa mga nakatulong ni Ilac sa pag-restore ng kanyang 1980 Volkswagen Rabbit ay si Emmanuel Maga, isang veteranong automotive technician with expertise in vintage Volkswagen vehicles. Ako nga pala si Emmanuel Maga. Since 17 years old, gumagawa na ako ng Volkswagen. Studied in Don Bosco, Makati as a automotive technician. Then, nag-start talaga ako sa Volkswagen. Kaya may passion na gumawa ng Volkswagen. From Beetle to any type of Volkswagen, especially the old ones. Ano-ano nga ba ang naging struggles ni Ilac at Emmanuel sa pagre-restore nitong Volkswagen Rabbit? Bago i-restore tong Volkswagen na to, marami siyang kulang. Almost 5 years bago makompleto lahat ng parts. Nakuha yung mga parts sa mostly sa Europe in order pa. Yung iba sa Amerika. Ang struggle lang naman ay yung minsan yung mga maliliit na parts na kulang-kulang. Minsan kailangan namin mag-fabrication. Kaya buti na lang may konting knowledge about fabrication kaya at nabuo pa rin siya na complete. Para ma-complete lang siya yung mga pang-ilalim niya, pati clutches niya, everything. Ball joints to CB joints to brakes, lahat pinalitan niya bago. Naikwento ni Ilac na mas gusto niyang ma-preserve ang classic features ng kanyang 1980 Volkswagen Rabbit. Kaya naman, kakaunti lang ang ginawa niyang modification dito. Yung sa interior, naglagay ng navigation para sa, alam mo na, modern na ngayon. Sa engine naman, ang binago lang dyan sa fuel system. Kasi ang fuel system niya dati, Jetronic system, kasi hindi na available ngayon yung mga parts niya, kaya
wala kaming choice. Nagkabit na lang kami ng carburetor type na 4-barrel. Kasi yung buong fuel system niya destroyed that time because na-stuck kasi siya ng matagal. Mas kilatisin pa natin mga kamanibela itong 1980 Volkswagen Rabbit as we hit the road with Ilac Diaz. Itong tinatawag na Rabbit, ito'y susunod sa Beetle. Yung una is yung makina is nasa likod sa Volkswagen Beetle. Pero ngayon, ito yung first na eksperimento nila na yung engine nasa harap ng Volkswagen. So, ito'y naging hit. Sobrang naging hit. Actually, designed to by Giugiaro. Ano-ano nga ba ang kaibahan ng Volkswagen Rabbit sa classic Volkswagen Beetle? Ang kagandahan nito, yung Volkswagen, nasa 1.6 liters. Pero ito, 1.8. So, iba talaga ang bilis. Tapos kung yung Volkswagen is minsan is nagkakaroon ng overheating, ito naman tubig. So ito yung pagkakaiba ng yung dating Beetle at ito na ginawa na to ng Volkswagen na water cooled. Ito galing Amerika, ito yung tinatawag na Rabbit. Ano yung pagkakaiba ng design nito? It's because binenta to sa Amerika. Ang gusto ng Americans is yung safety. So makikita mo yung back and forth nito is yung tinatawag na aluminum bumper. Yung tinatawag na 5-mile aluminum bumper kung saan napaka-safe. So, ang 5-mile aluminum bumper is kahit mabunggo ako ng 5 miles hindi UUP yung ano. Ibig sabihin, matitake ng bumper yung stress. After years of restoring his vintage Volkswagen, saan na nga ba nagagamit ni Ilac ang kanyang Volkswagen Rabbit? Sa ngayon, kasi nabuo ko lang na mga siguro 3 or 4 months, wala pa siyang yung tinatawag na long trips. Pero ginagamit ko siya sa Sunday market trips. Pag nagsha-shopping kami ng asawa ko for mga groceries, is ito yung ginagamit namin pagpunta sa shopping. Mas tipid sa gas, mas maraming pang-shopping ng mga vegetables, fruits, at of course, yung pang-weekly na consumption namin. So, ito talaga. At madaling i-parking sa napaka-traffic na marketplace. Known as the people's car, the Volkswagen became more popular with its capabilities despite its smaller size. And for Ilac, it is truly a small, beautiful, but impactful car. Unang-una, sa United States at that time and sa Europe, malalaki yung mga kotse nila. Ito yung unang maliliit na kotse, kaya tinatawag nilang pagong because napaka-compact siya. Sa isang mundo na punong-punong mga malalaking mga Cadillac, mga Ford, ito, bigla-bigla yung Volkswagen dumating na economical. So, syempre yung gas niya hindi masyadong malakas at maliit siya. So, very easy to park. Ibig sabihin, very easy to park, very easy to maintain. Kaya yung mga unang gumagamit nitong mga kotse, mga practical na tao. So, ang gumagamit nito is mga teacher, ang gumagamit nito yung mga government officials. Kaya naging yung tinatawag nila parang very non-conformist gumagamit ito. Sa mundo na punong-puno ng malalaking mga kotse, ito yung maliit na kotse. Sa nagsasayang ng gas,
Ito naman is sobrang tipirin sa gas. So, naging parang ano, revolutionary ang Volkswagen. At of course, at that time, nagkaroon ng crisis sa mundo, yung gas crisis. Ito talaga yung nag-survive. So, na-prove yung ano, tinatawag na practicality or German practicality. So, ito, nabili ko ng 80,000. Alam mo, ang problema nito talaga is yung last owner, hindi niya na masyadong inalagaan. So, lahat ng suspension, mga ball joint, yung engine, kinailangan ko i-overhaul, yung mga belt. So, ibig sabihin, medyo nahirapan ako dito kasi yun nga is, hindi siya nagkaroon ng regular maintenance despite the fact na yung Volkswagen is parang tangke yan eh. Isang beses na naayos mo is tuloy-tuloy. Minsan ang modern car, no, may joke sa amin na pag engineer ka dati tapos nasisira ang kotse mo in 10 years, nagagalit yung mga may-ari. Sasabihin mo, ano ba? Masisira ang reputasyon natin. Minsan, kagaya nito, 20 years, dire-diretso. Pero na yun, may mga makina na 7 years pa lang, 5 years pa lang, minsan nga 2 years, nagkakaroon nga ng lemon is kailangan masira kasi ngayon ang business model is sa pyesa. Dapat masira ang mga pyesa o dapat masira ang kotse para magkaroon ng trabaho, para tuloy-tuloy ang negosyo. So yun nga yung, ano, yung difference is dati, for long terms, kaya nakikita mo nga yung ano, Volkswagen is meant for long term. Ang isa pang maganda sa ganitong kotse is pag nag-parking ka lang o kung ginamit mo, isang pasyal lang, ang dami mo magiging kaibigan. Ang dami lumalapit sa'yo, ang dami nakikipagkwento na ang parents nila may Volkswagen o lumaki sila na may Volkswagen. So, ibig sabihin, yung ano, yung Volkswagen, dahil isa siya sa pinaka-popular na kotse, ang dami mo nang biglang kaibigan. Despite being a vintage aficionado, Ilac also incorporated a little bit modern touch on its 1980 Volkswagen Rabbit while maintaining its classic look. Ang maganda dito is yung electronic fuel. Kung dati pump lang na mechanical, is na yon may electronic fuel na siya. So, ibig sabihin, mas efficient ang paglagay ng fuel sa loob ng engine. Meron rin electronic na mga distributor to. So, ibig sabihin, imbis na yung mga contact point na laging nagkakaroon ng bulutong, kailangan mo pang lihain, is hindi mo na kailangan gawin. At yung pinakamaganda dito is, of course, yung lahat ng loob niyan, yung modern compression, yung aircon, is kahit nakabukas na ganito, is napakalamig. So, yun nga, yung classic exterior, pero kung ano pwede maging higit sa yung engine, no? Gusto ko lang talaga classic, pero kung ano pwede enhance or maging accessory, is napakaganda ilagay. Bakit hindi ba tayo mag-enjoy ng modern conveniences despite the classic look? Pero may mga bagay kaya na hindi gaanong nagustuhan si Ilac sa kanyang Volkswagen Rabbit. Yung roof lang is gawa sa tela. So, kailangan maingat lang kung saan may parking kasi maka matuluan ng chemicals or mas grabe pa is baka sirain ng isang tao. Wala pa nangyari sa akin. Pero, syempre, nananervous ka kasi yung tela na yon is nabibili lang sa United States. Tulad ng kanyang iba pang Volkswagen collection, ilang taon din ang ginugol ni Ilac sa pagre-restore ng kanyang 1980 Volkswagen Rabbit. May mga bagay pa kaya siya na nais pagandahin dito? At ano kaya ang mga plano niyang gawin gamit ang Volkswagen Rabbit na ito? Ang hinahanap ko talaga dito, yung mags, no? So, meron talaga siyang mags na para dito. At itong naka-design dito is yung original na 1985. Mukha na siyang Porsche mag, so maganda siya. Pero syempre, gusto ko na
pagandahin, lagyan ng bagong mags. Of course, yung seat, maganda na siya. Pero isang araw, gusto ko talaga yung ano, maging leather. So pagpasok mo pa lang, yung amoy ng classic leather, yun nga, is ma-envelope yung senses mo. Pag may pera pa, i-adjust ko, ipapagawa ko ulit yung mga seats nito. Yung dream ko talaga is talagang gamitin sa mga mahabang mga journey, sa mga beautiful memories. So gusto kong gamitin to pang camping. Alam mo yung ano, yung kagandahan nito is nakikita mo yung ano, nakikita mo yung langit. Yung senses mo is mas in tune kaysa sa kotse o sa makina na napaka tahimik o napaka, you know, napaka deprived of sensory. Dito, ramdam mo lahat. Ramdam mo yung hangin, naririnig mo yung makina, especially ito, manual to. Plan ko talaga to go to Baguio, yung mga malalayong mga lugar using this car to really see the best of the Philippines. As a Volkswagen restorer and collector, ano ba ang maibabahagi ni Ilac sa mga nais magsimulang mag-restore at kumolekta ng mga Volkswagen? Yung bagong kotse, pwede mong puntahan at bilhin. Yung mga ganito mga kotse na super rare, is kailan mo lang siya makikita. At kung nakita mo, is halos sasabihin mo, once in a lifetime talaga. Journey niya is hinahanap mo. Ibig sabihin, sa isang mundo na sanay tayo sa lahat ng mga conveniences, ito talaga, you know, yung mga piyesa, kailangan mo hanapin para nagiging isang mystery hunt at minsan, nagiging isang global hunt. Ibig sabihin, hindi lahat ng piyesa mahanap dito sa Pilipinas. Kung may challenge, meron din namang advantage kung Volkswagen ang napili mong i-restore. Ang kagandahan talaga ng nagre-restore ng Volkswagen, unang-una, isa siya sa pinakamalaking club sa Pilipinas. Kahit saan ka masiraan or kahit saan ka mangolekta, is may mga tao na tutulong sa'yo. May club, may Baguio Club, may club ng Ilocos, may club ng Cavite, may club ng Batangas. So, isang beses naging club member ka, maraming tutulong sa'yo para makakuha ng unang Volkswagen mo. May Facebook page, Volkswagen Club of the Philippines, kung saan nagbebenta sila ng mga Volkswagen. So, depende sa type mo o sa budget mo, may Volkswagen na para sa'yo. Actually, sinasabi nga na may isang Volkswagen na naghahanap sa'yo. So marami naman dyan at maraming tutulong. Ang pinakamaganda sa Volkswagen is maraming mga pyesa na nahanap. For me, at sa susunod, sabihin natin sa anak ko, is alam ko na may mahanap siyang pyesa kasi isa to nga sa pinakapopular na mga makina dito sa Pilipinas dati. At marami pang eksperto, kagaya ni Manuel, marami pang nagkakaroon ng open business dahil sa negosyo doon sa Araneta Parts. So, makikita nga natin na itong kotseng to at yung kumpanya ay nagre-reproduce ng mga pyesa. Kahit sa States, is ang daming mga pyesa na hindi original pero mas maganda pa sa mga pyesa na bibili dati. So, ibig sabihin, sigurado ako na pag inayos ko to at pinaghirapan ko to, is habang buhay ko ma-enjoy at sabihin natin, pati the next generation is ma-enjoy nila. With the advantages of restoring vintage Volkswagen cars, Ilac regards his Volkswagen as precious family heirlooms that he can pass down to his children. Sa amin na nagmamahal sa ganitong ano, hobby is romantiko kami. It's forever. At kagaya ng unang Beetle ko, galing sa lolo ko, pumunta sa tatay ko, tapos naging akin, is sana naman sa itong nabili ko at itong na-restore ko is ako,
imamana ko sa anak ko at sana imana rin sa kanyang anak. Ganun ang Volkswagen. It's hindi siya isang consumption, hindi siya isang from one point to the next. It's a heritage. Isang bagay na pinapasa mo sa next generation. So, ganun ang pag-alaga namin dito na kasi tinitingnan namin na isang yung restoration namin para hindi lang magamit namin sa buhay namin pero para mapasa o para humaba pa at gumana hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya ibig sabihin, nagiging part ng family ang Volkswagen. With our road trip with Ilac on his 1980 Volkswagen Rabbit, we learned that each vintage car has a unique and captivating story to tell. These classic vehicles are meant to be cherished and passed down to next generations who will value their beauty and history. Thank you, Ilac Diaz, for once again sharing the road with us. Nagustuhan niyo rin ba ang Volkswagen Rabbit ni Ilac? Let us know in the comment section below. If you like our special episode, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Mata sa kalsada, kamay sa manibela.